So dahil talaga namang masasabi mo yung popularity rate nitong si Miss Atasha Mulak bilang isa sa mga legit lover cards po ng EAT ay talaga namang kumbaga sa level is talagang umaakyat na yung level, no? Talagang tanggap na tanggap at mahal na mahal siya ng lahat ng mga legit lover cards. Ganon din naman si Miss Miles Ocampo bilang isa sa mga add-on at diba from branded eat bulaga to EAT ay kasama pa rin nila si Miles kahit na napakarami pong pinagdadaanan ngayon ni Miles Ocampo, but still ay pinapakita niya na hindi po naaapektuhan yung kanyang trabaho kahit po siya ay talagang inaasar ng mga legit lover cards dahil sa kanyang pinagdadaanan. Pero syempre inamin niya din naman na okay po yung estado ng kanyang relationship sa kanyang boyfriend na si Mr. Elijah Canlas. Ayun. So this time panoorin muna natin ang video ni Mr. Andres Mulak na talaga namang pinagkaguluhan. Panoorin natin. Maganda-ganda sa inyong lahat. Sorry, my father is out of the country right now, but he sent me here to deliver a speech for him and to accept this award on his behalf. So, I will now give speech. So, ganito pala yung feeling, no? To be Agamulan for one night. Okay. Good evening, everyone. Unfortunately, my wife and I are currently out of the country right now. But please allow me to express my utmost gratitude to everyone behind the Eddies for this recognition. Thank you to everyone who joined me on this journey, on this wonderful journey. I owe all of this to you all. To the writers, the editors, and all the great directors I've worked with. The producers, Viva Films, Regal Films, Octo Arts Films, Star Cinema, and many more. All the actors I've worked with and who have inspired me and continue to inspire me. All the great movie and TV writers, to the staff and crew, at lahat kayo sa endorse niyang ito. To my longtime manager, Kita Ethel, you will always remain in my heart. Mahal kita. And of course, to all the fans who continue to support me in this great journey. I thank you all from the bottom of my heart. I could have not done this without you all. Thank you for all the love through the years, and I'm deeply appreciative. Mahal ko kayong lahat. Kaguluhan, kinagiliwan, kinaaliwan at super bet ng mga tao sa 6th at Edis ay ang anak ni na Aga Mulak Charlene Gonzalez na si Andres Mulak. Eh kasi naman agaw attention talaga ang kakambal na ito ni Atasha Mulak na super tangkad nga at ang gwapo-gwapo. Nakakatuwa nga makita na kahit mga personal assistant ng mga ibang artista o kahit ng ibang artista mismo humihiling ng picture with Andres. Anyway, nasa Amerika nga sina Charlene at Aga kaya hindi nagawang tanggapin ang ni Aga Mulak ang award niya bilang isa sa mga movie icons. Pero bongga nga rin dahil si Andres ang pinadala nila para tumanggap ng award at mag-deliver ng speech. Aliw ang hirit ng ni Andres na nagsabing, "Sorry, my father's out of the country right now, but he sent me here to deliver speech for him and to accept this award on his behalf." Sabi ni Andres, "May dala nga akong kodigo eh," sabi ni Andres, o personal na sulat mula sa kanyang ama na binasa nga niya. At nakakatuwa na si Andres na dahil sa tangkad niya, kailangan niya pang ayusin muna ang mikropono, i-adjust para pataas dahil nakukuba nga siya. Ganito pala yung feeling to be Aga Mulak, sabi ni Andres. Anyway, maririnig mo nga ang sigawan at palakpakan at tawanan sa mga chika ni Andres. Malakas ang karisma niya sa mga fan. Maririnig mo rin ang komento ng puro papuri sa itsura ni Andres. Ang pogi ng speaking voice, ang pogi ng mukha. Grabe ang boses at ang face, ha. Gwapo mo, Andres. Sana mag-join ka na sa TBJ. Ayun. Male version ni Charlene. Mukha siyang Disney princess. Ang perfect ng mukha pang heartthrob. Bagong crush ng bayan si Andres. Well, kailangan nga ba mag-aartista si Andres? Sa ngayon kasi, ang modeling basketball commercial, ang keri-keri niyang gawin o bet niyang pagkaabalahan. Pero, eto nga no, according po sa ilan sa mga write-ups, ay nagte-training na rin si Mr. Andres Mulak para po sa kanyang hosting career. Kasi nga po, isa sa mga gusto po talaga ng EAT na makuha din si Andres Mulak bilang isa sa mga add-on. Kasi parang, mas kinukuha nila yung mga new generation, diba? Kung titignan po ninyo, hindi na po sila nag-a-add ng medyo may mga edad na, no, na mga host. Mas gusto po nila yung mga new generational host katulad ni Atasha Mulak, ni Karen Eistrup, 'di ba? Puro bata po 'yun. Kaya naman ang sigaw po ng marami na sana nga ay madaliin na, no, ang yung hosting career ni Mr. Andres Mulak para mapabilang siya dito po sa nasabing number one noon time program na EAT. So dahil we'll be right back.